Alright mga tambay, medyo bad day tayo ngayon kasi medyo bad trip ako kasi yung isa kong motor is natuyuan ng langis. Ayun, natuyuan ng langis. So, ang nangyari dito, ang inabiyak makina na ito. Ayan, natuyuan siya ng langis. Ang nangyari ngayon, papacheck ko kasi may umingay eh. Ginawa ko si natuyuan siya ng langis, binilang ko ng langis, nilagyan ko. Pero di na wala yung ingay eh. Ayun. Yan, maingay pa rin. Tayo, paparinig ko sa inyo. So, ayan. 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 Diba narinig nyo? May Logitech. So, hindi normal yung ingay nyo. Ayan. Kahit takpan natin yung pipe eh. Oh, maingay pa rin talaga. Diba? Hindi normal. Maingay talaga. Natuyuan kasi ng langis eh. Kaya ang gagawin ko, ipapacheck ko ngayon. So, ihahatakin ko. Let's G. Alright mga katambay, binabaklas na siya. Ayun, nakakaiyak mong tingnan. Sana man... Sana wag biyak. Kasi pag biyak, masakit daw yun. Pero sabi daw ni Kenjo, at least konti na. Yung upper lang daw yung titignan. Pero sana wag naman biyak. Biniyak na siya. Ayun, nakita niya. Ayun lang. Naka-arman siya. Ayun lang kuya, anong gagawin? Rocker arm. Papalitan. Kaso, buti na. Sige, ako niya. Parang mawala. Okay. Di ba gas ko? Dalawa. Yung isa stock up. Yung isa sira yung bearing sa loob. Sana yun. Babaw. Meron ka ba dyan, dyan kaya dyan? Bibig na ako, meron pa ako rin. Ha? Wala yung maingay, no? Ito yung maingay, guys. Oh. Ito yung maingay. Rocker arm drag, sabi ko dyan. Medyo masakit. Kasi gagastos tayo. Ayan. Makita nyo. Ano lang naman, ibabaw lang yung bubuksan sa kanya. Sakit! Pero alright pa rin kasi hindi biyak, diba? Minsan kasi yung iba na pag naubusan ng langis, binibiyak talaga. Mga katambay, bumili ako ng rocker arm kasi wala daw is taxi kaya Joet at tubot ako sa shop. Ayan, bumili ako ng rocker arm dito sa shop na kuya. Ayan. Kita nyo. Kailan papalitan. Magkano to kuya? So ayan mga katambay, pinuntaan ko na sa shop ang aking motor na pinagawa at okay na naman at hindi ko na rin na videoan kasi nga medyo na busy na ako at may kailangan ko na talaga magagabi na kasi kailangan ko na talaga siyang iuwi. Hindi ko na rin na videoan. At so ayan mga katambay, na uwi ko na ang motor at eto na siya. Ayan. At ayan na, nauwi ko na siya ba. Hindi ko na talaga na videoan kasi yung pagkuha ko kasi nga maggagabi na. Kaya nais ko na talaga siyang iuwi. Tapos eto siya ngayon. Ayan, paparinig ko sa inyo yung ingay niya. Wala na siya actually ingay. Paparinig ko sa inyo yung kung ano yung tunog kanina kaysa ngayon. Ayan. Nakita nyo ba? Kanina is lumalagitik, di ba? Ngayon, pakinggan nyo. Ayan.
tingin niya yung panggilid nito. Kailangan to, sabi ni kay Joet, kailangan to linisin yung panggilid nito. Tapos, next naman ito. Medyo wala na siyang ingay. Tatakbo kitang bus. Medyo hindi na siya maingay, di ba? Narinig niya ba? Pakinggan natin ulit ha. Medyo nawala. Diba? Medyo nawala ang ingay niya. At wala pa itong tornilyo ha. Nakapansin nyo. Hindi ko pa kakabit yung tornilyo niya. Ulitin natin. Takban natin ulit ha. Ayan. Medyo nawala. At paparinig ko naman ng sinisilin niya daw ito. Ayan, narinig nyo, wala nang siyang ingay. So, salamat sa'yo Kuya Joed, salamat sa'yo Kuya Joed sa maangas na at malinis na pag-ayos ng aking door. Shoutout sa'yo Kuya Joed. Ayan, so, ayan, ganito na lang ito muna. So, ayan yung mga tambay, no, at nandito na ako sa bahay at medyo okay na yung motor, narinig nyo naman yung tunog, no. Medyo napagod din ako, tapos na-stress ako kasi gastos na naman. Ang hirap gumastos, alam nyo ba yun? Diba guys? Alam nyo yun guys, ang mura-mura ng langis, pero di ko nabili, no? Hindi ko napalitan. Tapos, kailangan pang masiraan bago malamang kung wala ng langis, no? Ganun pa ang kailangan, no? Lesson learn yun sa atin mga katambay, no? Kasi hindi natin gano'n naalagaan yung motor natin. Lesson learn yun. Kaya, naugaliin natin mga katambay na i-check natin kung may langis pa ba yung motor or basta lahat yung brake. Basta i-check natin. Kailangan nating i-maintenance yung motor natin. Siguro mga 1,000 odo palit na yung yung change oil na siya. Tapos maintenance, pinapacheck nyo kada ano. Yun talaga, kailangan yung gumastos, di ba? Gagastos talaga kayo. Pero for safety naman yun na para maging safe yung ano nyo, yung kalagayan nyo or pagdadrive nyo para magiging ride safe kayo, di ba? Kasi, sa pinapapano, kakada pa check nyo ng maintenance, nakikita nila yung sira. So magiging maayos yung ride mo sa tuwing nakita nila yung sira at ayusin. Yo. Ang ano nga lang, magastos. Ganun talaga pag nagmotor ka. Asahan mo nang may gastos ka talaga, 'di ba? Ganun. Kaya sa inyo mga katambay, wag niyong papatuyuan ng langis ang motor niyo. Lagi niyong uugaliing, i-check or i-change oil agad ang motor. Kasi ayun ang pinakapuso eh, yung makina. At dugo niya is langis, 'di ba? Tama naman. Ayun ang langis ang pinaka dugo niya. So, kailangan din natin palitan para mas gumanda yung takbo ng ating makina ng motor. Diba? Ganun. Sa, parang tao kasi, diba? Sa tao, may dugo. May, ang puso naman ng talaga ng inulit ko lang. Ang puso talaga ng ang motor is yung makina, diba? Tapos ang dugo niya is yung langis. Kaya dapat napapalitan talaga yun. Yun. Sana may mga lesson din kayo natutunan dito sa nangyari sa akin ngayon is sinare ko lang to para maging aware din kayo na alagaan nyo rin yung motor nyo, hindi lang yung taong mali sa buhay, pati yung body nyo, diba? Alagaan nyo din. Ayun, ito lang masabi ko, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan at sa mga taong susuporta pa sa akin dyan, welcome kayo dito sa channel ko, maraming salamat sa inyo at lagi nyo tatandaan ha, at lagi kayo mag-iingat pala na ride safe sa inyong lahat kung saan man kayo. Lahat man ng tao or the rider is ride safe sa inyo. Mag-iingat kayo parate at laging magdadasal kung saan man na kayo pupunta. Huwag nyo kakalimutan mag-sign up na cross lagi. Yun lang masasabi sa inyo at salamat sa pananatiling sumusuporta sa inyo. Ride safe sa inyo and peace out!